Habol natin eh, yung habol ko sa pagbili ng brand new. Kaya meron din mga nasasabi sa akin, bili ka na lang ng ano, bili ka na lang ng second hand R15, 'di ba? Yung Vito na lang bilhin mo, mas mura. So mga chong, sa akin kasi hindi yun yung habol ko. Yung habol ko kasi yung yun nga, na ako yung ma-virgin sa kanya sa lahat. Masarap yun. What's good mga chong? Alright, okay. Woo! So yun, no? Kung ano yung pa nagsasalita, hindi pala ako naka-record sa Chacamote. Desya na mga chong, medyo pagod na tayo eh. Nagaling pa ako ng trabaho, bayanin ko yat, tapos may pasok pa ako mamaya lang alas 10 ng gabi. Time check, mag-alas 4 na. So ilang oras na lang itutulog natin. Pero laban lang tayo. By the way mga chong, this is Brian, your man again and again. Nandito na naman ako sa inyo, nagbabalik at mangungulit at magpapabida. So yun lang naman yung ginagawa natin lagi. Today mga chong, tama kayo, pag-uusapan natin no, kung sulit ba kumuha ng motor na hulugan. So para po sa mga hindi nakakaalam, yung R15 ko is installment po siya. So financing ko siya kinuha. So pag-uusapan natin mga chong kung bakit mas pinili ko na mag-finance ng motor kesa i-cash na lang ito. So first reason ko mga chong, kung bakit ko pinili na i-finance yung motor, syempre isa lamang tayong di hamak na hampas lupa. Isa lang tayong hamak na nangarap na magkaroon ng R15. Nagandang palad naman mga chong, no? Bigyan naman tayo ng malaking break para at least makapag-ipon tayo ng malaki-laking pan down. So yun na yung first reason mga chong, kung bakit financing yung naisip ko or napili ko. Wala tayong budget pang cash, wala tayong pang cash. Siyempre, kung may pang cash ka man, di ba, mas maganda ko i-cash mo na. So, tapos, kaano ba yung dinown ko sa kanya? So yung dinown ko lang naman sa kanya is 80,000. Almost kalahati na no, yung dinown ko sa kanya. Kasi ang naisip ko, mga panahon na meron akong 80,000, naisip ko na okay, mas maganda kung mas malaki yung idadown natin. Kasi, di ba, mas maliit yung interest kesa mas maliit yung down, tapos mataas yung terms. So, mas malaki din yung interest noon at the same time. So, parang times 2 na, parang bumili ka na ng dalawang R15. So, ang ginawa ko, nag-down ako ng 80,000, and then at the same time, di ba, mababa lang yung terms ko. Kinuha ko lang siya ng 18 months. Yeah, mga chong, 18 months. So, magkaning monthly niya per month or magkaning amount per month na inulit ko? Meron niyang 6,900. So, 6,900 yan per month. Tapos, may rebate yan kapag advance ka or on time ka lagi magbayad. So, meron tayong rebate na 200, which is pumapatak siya na every month 6,740 pesos. So, para sa akin ng mga panahon na yun, kayang-kaya ko naman siya per month. So, kaya ko naman siyang hulugan per month. And, sa pinagpala naman tayo mga chong, hindi pa naman tayo nagkakaroon ng delay sa payment. So, minsan advance pa. Makita eh, makati sa bulsa mga chong, walang ya. So, ito na yung pan 13 month ba? 18 months kasi siya eh. So, kapag inulugan ko siya ngayon, 4 months na lang yung matitira. Ilan ba? 13 months na ba nahulugan ko? Or, pang 14 months na? Ah, tama, pang 14 months na. So just imagine mga chong, 6 months pagbabayad ka ng 6-7, di ba, napakakate. Pero yun nga mga chong, one of the reason din kaya ako pinili na mas mababa yung terms, mas matapos, mas mataas naman na down payment para maiwasan natin na magkaroon ng malaking interest. So mga interest nga about 30,000 lang, which is okay naman ako doon, wala naman akong problema. Kasi yun nga mga chong, marami ding nagsasabi kasi na mas okay daw kapag inipon ko na lang daw yung motor or yung pera ko, yung cash ko na lang. So, ang rebat ko sa kanila mga chong, ang pinaka main reason ko kung bakit nga mas pinili ko na i-cash na yung motor. Kasi mga chong, ayoko magawak ng masyadong malaking pera. And at the same time, yung pinaka main reason yan, bukod doon, is ayoko na, anong tawag dito? Hindi, ano ba yun? Yung iniipon ko mga chong,
'di ba? Isipin niyo na lang yung iniipon ko, nagagamit ko na yung motor ko. So parang ganun din, 'di ba? So habang nag-iipon ako, 'di ba, ginagamit ko na yung motor. Nagagamit ko na yung pangarap kong motor, 'di ba? So dati naglalaway lang talaga ako sa R15, 'di ba? Pero ngayon, 'di ba, R15 user na ako. Kaya sobrang tuwa ko talaga noon nung nailabas ko sa akin si R15, kasi hindi talaga ako makapaniwala ng mga panahon na yun na magkaroon ako ng R15. Siyempre, may mga struggle din talaga yung pagbabayad, kasi, di ba, minsan, nagkaroon tayo ng mga problema, personal, ganyan, ng issue, di maiwasan. Dumating pa yung time, mga chong, na muntik ko na ipahatak yung motor ko, or muntik ko na siyang ipasalo. Pero, in God's will, you know, in God's will. In God's will, di ba, hindi naman siya nangyari. So, nagkaroon pa rin talaga ng way para mabayaran natin and hindi natin hayaan na ipasalo or mawala sa atin yung pinangarap natin, tayong pinaghirapan natin, mga chong. Isipin nyo na lang, mga chong, kung pinasalo ko tong motor ko or kung pinahata ko, di ba? Yung paghihirap ko, yung sacrifice ko sa kanya para mabayaran lang siya, masasayang. Hindi naman natin na may babalik yung mga yung pera na nagastos natin sa kanya, yung pera na naihulog natin sa kanya. Diba? Yung, kasi yung value niya, hindi na siya ganun eh. Since second hand siya eh. Yun din yung kinaganda talaga. Yun din talaga yung pinaka magandang reason ko, mga chong, kung bakit ko talaga siya pinili na mag-finance na lang ng R15 kesa ipunin siya. Tingin nyo, mga tong, mga chong, diba? Good reason ba yun? Maganda ba yung ginawa ko? Kasi para sa akin yun yung pinaka-adabes eh. Hindi naman kasi tayo katulad ng iba na pag sinabi na gusto ko ng motor, gusto ko ng R15, ba, may cash on hand eh. So wala tayong ganun, mga chong. So isa lang tayong dukha. Isa lang tayong magiting na manggagawa ng Pilipinas, ng mundo. So, mga chong, ito, magbabayad daw ngayon ng ika 14 months niya. Tama ba? Ay hindi, na ika 15 months. Ah, tama, 14 months, sorry. 14 months. So maghulog ako ngayon. So company ang lagi ako naghulog sa 7-Eleven kasi napaka-convenient niya. Pwede naman sa iba, maaari ka rin naman maghulog sa mga tulang bayad center, etcetera, SM payment center. Pero mas prefer ko talaga yung 7-Eleven kasi easy lang eh, pindot-pindot ka lang dun eh. Saka mag-double check ng mabuti. Saka nag-a-advance pa ako lagi ng payment ko. Minsan nagbabayad ako ng 7,000 para merong 300 na advance or balance dun sa account ko or dun sa payment ko. So mas maganda siya. Kaya din, mga chong, yun din yung reason kaya all stuck yung motor ko. Kasi pinaprioritize ko talaga yung pagbabayad sa kanya, mga chong, diba? Last pa ng loob ko ngayon makabili ng GoPro. Tapos yung motor ko hulugan, which is okay lang naman kasi na-sustain naman natin. Basta ang mahalaga sa akin, mabayaran ko yung motor ko ngayon. Kaya di rin ako makabili ng masyadong gamit, diba? Di rin tayo makabili ng mga pang-accessories natin, pang-upgrade natin sa motor. Kasi, yun nga, paulit-ulit. So yun, mga chong, medyo masaya ako ngayon kasi konti na lang, konting pagtitisa lang, matatapos ko na yung pagbabayad sa kanya. Pwede dumating sa oras na nawala na ako ng trabaho. Just imagine that, mga chong. Diba? Saan kukunin yung pambayad, saan kukunin yung panghulog, pero di tayo tumigil. Di tayo nagpatinag sa mga circumstances na mga dumaan sa buhay natin, no, mga chong. Kasama natin si Midnight sa lahat ng paghihirap natin. Saksi siya, saksi. So bago magbayad, mga chong, magpapalinis muna ako ng motor para may pagkwentuhan na din sa inyo at the same time, no. So kayo, mga chong, kung nag-iisip kayo na kumuha din ng R15, and then at the same time nagdadalawang isip ko yung magpapinance pa kayo or mag-ipon kayo pang cash, mga chong, so nasa sa inyo naman yan. Nasa sa inyo naman yan kasi, mga chong, pag dumating yung time na makaipon na kayo, mga chong, diba, makuha nyo na, medyo malaki na yung pera nyo, baka kasi para sa akin, ha, baka kasi mag-iba yung priority nyo, may magustuhan ko yung ibang motor, diba, there's a possibility na kunyari R15 yung gusto mo. Tapos nakakita ka ng Aerox, sinakyan mo yung Aerox, diba? Naganda nga sa Aerox. So yung pera mo, 90,000 na. So isipin mo, magkano lang idadagdag mo para mabili yung Aerox. So ganun yung mindset ng iba. So sa akin, diba? Hindi ko na inayaan mangyari yun, diba? Dinaon ko na agad para goods to goods agad tayo, makuha na agad natin yung R15 natin. Diba? Tuloy-tuloy yung pagsasalita ko, ha. Mamaya, mga chong, samahan nyo ako, magbabayad ako sa 7-Eleven. Sorry nyo kung paano ko siya ginagawa. Kaya, mga chong,
yun lang sasabihin, ito lang sasabihin ko sa inyo na pinaka-tips ko or pinaka-advice ko sa inyo. Maharap nyo yung motor, kunin nyo na kung may pandaw na kayo. Kasi sigurado na kayo na yun talaga yung gusto nyong motor mga ito. Kasi ako talaga decided ako na ito talaga yung gusto kong motor eh. Madami din ako pinagpilian. Then, ito talaga yung nanalo talaga sa puso ko mga chong. Hindi naman ako nahihiya na yung motor ko hulugan kasi ako naman nagbabayad eh. Hard-earned money ko naman to, ng mga ibang nagbabayad na ito, and lahat naman ng ipon kong pera, sa akin lahat galing yun. Pinagpaguran lahat natin yun mga chong. Pinaghirapan natin, pinagpuyatan natin mga chong. Asahan nyo mga chong, kapag na tapos na natin bayaran to, sisimula na i-upgrade dyan. Unahin natin yan sa gulong. Upgrade tayo ng gulong. Mga pang racing-racing na nagulong. Ano na, nakatok na ako. Pero since na nag-vlog na naman ako mga chong, nawala na naman yung antok ko. Thank you so much. Papiling ko na ayoko yung ano ko, GoPro ko ha. Sana hindi naman no. Taga, silipin lang natin. Baka epic fail na naman eh. So yun, kung meron kayong question dyan mga chong, lagay nyo na sa comment section. Comment lang kayo. Paa mga chong, kung gusto nyo kumuha ng motor talaga na R15, kung gusto nyo talaga yung R15 kasi pwede naman kayo bumili ng ano, ng second hand, ganyan. Kasi ako talaga gusto ko brand new para ako talaga yung mga virgin sa kanya sa lahat. Diba? Ako yung virgin, naka-virgin sa kanya, lahat, sumemplang, ganyan. Diba? Yung milestone eh, yun yung habol natin eh, yung habol ko sa pagbili ng brand new. Kaya meron din mga nasasabi sa akin, bili ka na lang ng second hand na R15. Diba? Yung V2 na lang bilhin mo, mas mura. So mga chong sa akin, kasi hindi yun yung habol ko eh. Ang habol ko kasi yun nga, na ako yung maka-virgin sa kanya sa lahat. Masarap yun. Diba? Masarap naman talaga sa feeling na ikaw lahat yung makakauna sa motor mo eh. So, yan. Thank you so much. Magpapawash pa ba ako? Natok na ako eh. Bukas na lang. Bukas ko na lang ipapawash mga chong. So, magbabayad na lang muna ako ngayon sa 7-Eleven. So, mga chong, kung nandito pa kayo, maraming salamat. Thank you so much sa panunood. At sa mga sumusuporta sa akin ng solid dyan, thank you sa inyo mga chong. I love you so much. Sa mga bago lang sa channel ko, I love you. Ba mga chong, patuloy lang tayo sa pagsuporta para sa inyo lahat ng ginagawa natin mga chong. Kung mapapansin nyo, hindi ako nangangamote ngayon. Ewan ko, kasi pagod na siguro ako, saka yung nakantok na din. Kaya chill lang tayo magmaneho. Diba, makauwi naman tayo kahit mabagal tayo eh. So dito na siguro tayo magpark. Oops! Bumalik pa. Yeah. So, ayan. Magbayad lang ako. Bayad lang ako. Sira. Sira, click. GG. So, mga chong, dito ako natatapusin yung vlog. So, maraming salamat sa panonood. Thank you so much. And kung di pa kayo nasubscribe sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mga chong. Thank you so much. And also, don't forget to hit that bell button no para ma-notify kayo pag meron tayo mga bagong video. So yun mga chong, always remember. nakalimutan yung mga sasabihin ko. Always remember, steady lang, ride safe, boom, yeah.